Uhoy! Medyo matagal ako ulit di naka-record. Siguro 2 weeks na. And sinadya akong mag-skip ng mga 1.5 weeks na hindi nag-upload ng kahit ano kasi in-enjoy ko muna yung paglalaro ng City Skylines kasi wala ako sa mood gumawa ng kahit anong video or podcast content. So yun, kailangan ko rin naman siya ituloy. So simulan na natin tong episode na to. Welcome to the WOI Podcast. Ang episode natin ngayon ay Mental Decluttering Sessions, Leveling Up. Sa episode na to, mag-organize na naman ulit tayo ng mga bagay-bagay na nangyari sa akin this past weeks. And yung mga bagay na iniisip ko, isa-isahin natin yan. Sabi ko hindi na to regular na segment ng The Wuhoy Podcast. Pero minsan kasi parang naiipon yung mga bagay na nangyari sa buhay ko na medyo eventful. So yan yung pagkakwentuhan natin ngayon. Siyempre, meron pa rin tayong mga mini-segments mamaya gaya ng algorithm tsaka yung Wuhoy Try Nyo Lang. So huwag natin patagalin pa. Tingnan natin kung hanggang saan maaabot nitong episode na to. The WOI Podcast Season 3 is available on Spotify, Apple Podcasts, Podcast Index, Amazon Music, and YouTube. Visit podcastwohoy.com for more info. Ako si Chikoy, and it's a WOI Wednesday, kaya simulan na natin tong podcast na to. So, itong mental decluttering session natin sa episode na to ay pinamagat ang leveling up dahil tinatry kong mag-level up ng mga bagay-bagay. So, yun, medyo nag-skip na naman tayo ng isang week. And itong algorithm natin para sa episode na to, isa lang naman yan. Lumabas sa FYP ko sa TikTok yung phone pinky. So, yung phone pinky yun ay ang pag tinignan mo yung hinliliit mo, nagkakaroon siya ng parang shape na nakabend yung dulong buto. At ang meaning daw niyan ay kapag depende yan sa paghawak mo sa yung smartphone mo. Ganyan. Kasi di ba ginagawa nating patungan nung ilalim ng phone yung pinky. Ewan ko na lang yung iba kung paano nila hawakan yung phone nila. Kung nakagrab lang ba yung apat na daliri sa isang side tapos yung thumb yung parang nag-aalalay sa kabilang side. Pero ako kasi ginagawa ko yan yung inliit ko, yung sa left hand na pinky, ganyan. Nakapatong doon yung ilalim ng phone. So, minsan nangangalay siya. And yun nga, pag tinignan mong mabuti yung kamay mo, makikita mo na parang merong konting groove yung dulo na buto. Kasi nga parang nagre-reshape ba siya? Or yun. Hindi ko alam kung may ano siya, may scientific meaning siya. Pero sabi nila, yun nga, sa TikTok, nagtitrend siya ngayon na may mga ganun nga nakikita or napapansin yung iba. And minsan hindi pantay yung shape ng pinky nila sa left and right hand. So yun, isa pang parang example na nakita ko dito is yung mga nagsusot ng headphones, yung mga gamers. Tapos pag tinatanggal nila yung ano headphones, nagkakaroon sila ng parang yung nakalubog na forehead or yung parang hindi forehead, yung sa ulo nila. Yung skull nila parang nag-reshape na parang yung nakalubog na yung kung ano yung shape ng headset, kung paano nila sinusot. Pero kung hindi ako nagsusot ng headset, ginagamit ko yung audio ng iPhone, yung ano, yung audio jack pa yung ano, yung connection niya, yung kinakabit ko dito sa monitor, sa computer para ano, hindi masakit sa tenga kasi parang nagpapawis ako pag ano, kapag yung ginagamit headphones. So anyway, yun lang naman ang algorithm natin sa linggong ito ay phone pinky. So sa wifi nyo lang, medyo madami akong recently na napanood at napakain. Tatlo itong nasa listahan ko ngayon. Unang-una sa lahat, yung House of the Dragon Season 2. Kakatapos lang namin nito last week. Parang yung season na to hindi masyadong eventful. Wala masyadong yung parang historical event na nangyari. And natapos siya sa parang ano, pag-prepare lang ng mga events na mangyayari sa Season 3. So parang medyo mas less yung naging pagiging epic nitong series na to na House of the Dragon from season 1. Pero with that said, parang sa season 3 mas magkakaroon ng ano, parang hype na parang ano na mangyayari, ito na yung mga hinihintay nating events.
para dito sa series na to. Siyempre, hindi na ako mag-spoiler. Panoorin nyo na yung season 1 and yung season 2. And yun nga, kung hindi nyo kilala yung mga bagong characters, i-search nyo na lang. Ang maganda kasi dito, yung mga bagong plots, yung naghahanap sila ng mga dragon riders and then naglabasan ngayon yung mga bastards na mga Targaryen. And may mga promising new characters and may mga characters din naman na dead sa season na to. Hindi ko na rin isa-spoil yun, pero meron ding nasunog na isang main character. So yun, panoorin nyo na lang House of the Dragon season 2. Okay siya, pero kung kumare ayaw nyo munang mabitin, hintayin nyo na lang din yung season 3. Pero sinasuggest ko pa rin siya, maganda pa rin siya na series. And binabasa ko actually yung libro, yung Fire and Blood. Yun lang yung kaisa-isang libro na binili ko from George R.R. Martin. Kasi ayaw akong bilhin yung A Song of Fire and Ice hanggat di pa tapos ni J.R.R. Martin yung buong series. Parang alam ko iba yung storya niya dun sa Game of Thrones. And maraming pinagkaiba yung books and yung TV series. And yun nga, medyo pumalpak yung ending ng TV series, diba? So, in-expect ko na makompleto sana yung bagong libro and matapos na yung buong series na yun. Saka ko bibilin yung buong book series na yun. So, yun. House of the Dragon Season 2. Yung una nating buhoy, try nyo lang. Pangalawa, ito sa Amazon Prime, Jackpot. Pinanood lang namin to kasi nakita ko sa TikTok na nandito si ano, merong cameo role dito si Dali De Leon. Pero ang pinakabida dito ay siyempre si Awkwafina tsaka si John Cena. And yung storya niya ay parang comedy version ng The Purge. Pero medyo walang sense yung storya, pero papanoorin mo lang siya ng ano, nang walang in-expect na kahit ano. Kasi yung storya niya ay in futuristic na dystopian America sa Los Angeles, California. Parang merong laro na tinatawag nilang Grand Lottery ba yan? Parang yun. Tapos ang laro ay may mananalo nung Lotto or nung Grand Lottery. Tapos within the day, yung nanalo na yan, kailangan niya mag-survive or else kung sino yung makakapatay sa kanya, yun yung mananalo ng prize. And yun nga, bawal gumamit ng kahit anong barrel. Puro ano lang, puro ano tawag dito, yung mga kutsilyo, mga panghagis, mga ganyan. Bawal kang gumamit ng kahit anong parang bala, no, may bala, ganyan, yung mga barrel, ganyan. So, si Awkwafina yung nanalo unexpectedly sa araw na yon and hindi niya gets yung rules ng game. So, ang daming umahabol sa kanya, gusto siyang patayin. Tapos, yun nga, si John Cena yung parang, kumbaga ano, savior niya. Pero yun nga, parang ano siya, parang for hire na protector for the day. Na parang isa-save niya si Awkwafina for the whole day. Tapos magkukuha siya ng 5% nung total earnings. Tapos yun, ang daming mga plot twist. Nandun si Shang-Chi, si, ano pangalan ng artista na yun? Si Simu Liu. Yun, so nagkita ulit sila dun ni Awkwafina. Pero actually, ang siya yung main kontrabida dun, si Simu Liu. Tapos yun, Jackpot yung title. Panoorin nyo na lang kung gusto nyo ng comedy na medyo ano lang, feel good pero nakakatawa na hindi masyadong kailangan pag-isipan. Jackpot. And nandun nga si Dali De Leon, nandun siya sa opening scene. And siya yung nanalo nung Grand Lottery nung sa opening part ng movie. So yun, pangatlo naman, hindi to movie, hindi rin to TV series, ito ay isang banda. Medyo natutuwa ako ngayon sa pakikinig dito sa banda na to kasi ngayon ko lang sila napakinggan. Simula nung gumawa sila ng music video, nakasama si Bini Joanna. Joanna! Yun. Ang pangalan ng banda ay Cup of Joe. So, naririnig ko na sila dati pa. And alam ko may isa silang kanta na sigat, yung Tingin. Pero yun, maganda yung kanta nila na misteryoso. And nung pinakinggan ko sila sa Spotify, naka-playlist ako na tuloy-tuloy. Madami pa akong ibang kanta nila na napakinggan and nagustuhan. Gaya nung Mananatili, tapos yung Estranghero, Cinderella, tapos ano pa ba? Basta yung boses niya nila, dalawa kasi vocalist doon. Ang ganda ng boses and tiga Baguio sila, parang yung banda na dilaw. So, yun.
Kung gusto nyo rin silang i-try pakinggan, Ka-Pop Joe, ang pinaka-latest nilang kanta ay yung Misterioso. So yun, start na natin ang ating mental decluttering sessions para sa episode na to. And wag muna tayong lumayo, doon pa rin tayo sa mga palabas na napapanood natin. And hindi naman to buhay try nyo lang kasi sobrang luma na nito. Pero ako, nire-rewatch ko ngayon yung Lost na nakalagay na ngayon sa Netflix. And sobrang nakaka-nostalgia nung feeling na pinapanood mo ulit yung favorite mong TV show nung year 2000 hanggang 2010. Nung pinanood ko to, sobrang wow, parang ganun, parang ibang klaseng ano to, ibang klaseng TV series pinaggastusan, and ang laki nung ano cast, sobrang ensemble cast sila. Andiyan si ano, si Evangeline Lilly, si Kate, tapos si Jack, si Matthew Fox, tapos si Jorge Garcia, si Hurley, yon, si Naveen Andrews, si Said, si Josh Holloway, si Sawyer. Tapos nandito yung mga sikat na ngayon, si Ian Somerhalder, si Boone, tapos si Maggie Grace, si Shannon, si Dominic Monaghan, si Charlie, Emily DeRavine, Claire, tapos sino pa ba? Tapos yung dalawang Korean, si Yunjin Kim, tsaka si Daniel Day Kim, tsaka si Jin and si Sun. Si San pala, si San. Si Sun. Si San. Tapos yun, si Harold Perrineau, na bida ngayon sa TV series na Prom, si Michael Dawson, yung character niya. Tapos si Terry O'Quinn, si John Locke, tapos yun. Hindi ko na sabihin yung ibang mga characters dahil nasa season 1 pa lang ako ngayon. Ayun, nakatuwang panoorin ulit and gusto mong balikan yung ano. Kasi nga, sobrang unique and sobrang dito nag-start sa Lost yung mga follow-up ng mga TV series na parang about science, mystery, drama, na paghalo-halo. And yun nga, nagkaroon ng mga TV series gaya ng Manifest, The 100, tapos yung ngayon, yung From, ganyan. Tapos ano pa ba yung parang ano, Flash Forward, Terra Nova, yung mga ganyang TV series. Lost yung nagpasimula ng ganyang style na story na sobrang daming characters and ang daming mysteries. Gusto mong isolve yung mga nangyayari. So, nilarewatch ko siya. And ang sayang balikan ng mga characters, yung mga ano nila, yung mga centric episodes nila. Ito yung unique na style ng Lost, yung parang every episode merong main character na babalikan through flashback yung kanilang story. And then while happening yung nangyayari sa island kung saan sila na-stranded kasi nahulog yung aeroplano nila dun sa mysterious na island na yun. Tapos while they're trying to survive the island, meron silang na di-discover ng mga bagong misteryo gaya nung Hatch, tapos yung The Others, tapos yung French Lady, ganyan. Tapos yung mga weird na nangyayari sa island na yun, may polar bear bigla, tapos merong smoke monster, ganyan. Tapos unti-unti malalaman natin yung parang story behind that and kung ano nga ba yung nangyayari dun sa mystery na yun. So yun yung unang nangyayari sa utak ko, trying to reminisce yung favorite TV show ko nung siguro college days yon, yung Lost. So nasa episode 16 na yata ako ngayon. Malapit na matapos yung season 1 and masarap siyang panoorin kasi nga hindi siya ganun kahaba gaya ng mga series ngayon. And continuous siya na parang hindi ka mabobored sa isang episode gaya ng The Walking Dead na medyo boring minsan kasi nga ano, dragging yung story. Ito parang kada episode merong something ma-reveal na bago, parang ganun. So yun, yun yung una sa listahan natin. Pangalawa, yung ano, nakalagay dito, Back to School Blues. Kasi nga, last week nag-start na yung school ng mga bata and medyo nag-adjust ulit kasi sanay sila na matulog ng late kasi nga walang pasok. Ngayon may pasok nga ulit, yun nga, sumama ako maghatid dun sa school. So yun, medyo ano lang, medyo nakaka-level up na yung mga anak ko din kasi nga si Cora graduating na siya sa kinder, si Lemon yung graduating na siya sa primary school, and si Griffin, ano na siya, primary 2 na yung level niya. And yun lang, speaking of that pala, syempre kasama nung ano, start ng school ay yung mga requirements sa school gaya nung book na meron pala, hindi ko alam kasi hindi uso to sa Pilipinas. Yung dito sa Macau, meron pala silang isang book na gagamitin nila from P4 hanggang P6, parang every 3 school year. So, ang title niya ay Timmy. So, Timmy 2 for P4 to P6. So, ang nangyari dito, si Lemony kasi nung end of school year,
last semester, hindi na siya nakapasok doon sa last days. So, iniwan niya or ipinasa daw niya doon sa profesora niya yung libro na yon, yung Timmy na yon. Tapos ngayon, hindi na isoli sa kanya yung libro na yon. So, kailangan namin bumili. So, yun. Nitong day off ko, kahapon lang, trinay ko pumunta doon sa bookstore para bumili ng libro na to. Kaso ang problema, since tapos na yung bilihan ng libro, wala na rin, out of stock na rin doon sa binibilan namin bookstore. So, nag-try ako kasi sinuggest din yun nung nagtitinda doon sa bookstore na yun, sa Wanta. Sabi niya, pumunta daw ako sa Plaza Cultural Bookstore. So, nagpunta ako doon, medyo walking distance naman siya. At pagpunta ko doon, sabi nila, hindi sila nagbibenta ng ganitong book. So, medyo nawawalan akong pag-asa. Pero, since yung Timmy, isa siyang Portuguese textbook and workbook na din. Sabi ko, try ko kaya doon sa Portuguese bookstore. So, meron doon sa San Malo noon. So, nagpunta na ako doon. And pagdating ko doon, ni-request ko na, sabi ko, baka may libro kayo nito. And mabait naman yung nagtitinda doon. And sabi niya, check daw niya, baka meron sa taas. And yun nga, meron niya sa taas. So, nakabili ako, although mahal siya, 425 MOP, sobrang mahal niya para sa isang textbook. Kasi normal na textbook is parang 100 something lang. So yun, medyo naubos yung pera namin doon. Pero since kailangan pa nga for the last school year, yun, binili pa rin namin siya. Although parang dapat nga, medyo masayang kasi parang last one-third na lang nung book yung gagamitin for that. Pero wala na tayong magagawa, kailangan pa rin gamitin sa school. So bumili talaga kami. So yun, ang next na story natin sa mental decluttering sessions natin ngayon ay yung kapitbahay namin dito sa building. Kasi this time, after 1.5 years na wala kaming katapat, dito walang kaming kapitbahay dito sa building na tinitira namin, bigla kaming merong naging kapitbahay na ngayon. Ayan, sa mismong tapat ng pinto namin, sarap ng pinto namin. Ano sila, parang family of 5 din sila. And okay lang naman, parang walang pakailamanan pa rin, ganyan. Pero parang 2 weeks na yata yung nakalipas na nandiyan na sila nakatira. Tapos isang araw, parang 3 or 4 days ago lang ito nangyari. Papasok ako dapat sa work, pero medyo maaga-aga pa, so nagko-computer lang ako. Tapos maya-maya, may naririnig ako umiiyak sa labas. Ano to ah, tanghaling tapat, mga gano'n. Tapos umiiyak siya, tapos sinilip ko dun sa butas. Wala akong makita, pero naririnig ko yung parang nagcha-Chinese siya, tapos parang umiiyak or something like that, na parang no problema, ganyan. So sabi ko kay Jack, na nandito lang sa kabilang kwarto, sabi ko, sino yun? Ba't may parang umiiyak? May umiiyak na baby and may umiiyak na nanay. So parang ramdam naman namin na baka sila nga yun, kasi nga may baby silang kasama dun sa bahay na yun. Tapos yun, since yung CCTV namin ay merong camera na nakatutok nga dun sa pinturi nila, actually doon na namin nakita kung ano nangyayari. So, tinignan namin yung CCTV. 10 minutes ago, nung after ko tingnan doon sa phone, yung doorbell camera, nagtapon pala siya ng basura. And parang hinold lang niya yung door na naka-open and yung gate na naka-open. Pero hindi niya alam na dito sa bahay namin, malakas yung wind or air pressure, ganyan, kapag nakabukas yung veranda door. So, feeling ko nakabukas yung veranda door nila and naitulak nung hangin yung pinto ng main door nila. So, yun. Nasara yung pinto and pagbalik niya sa pagtatapon ng basura, nagpanik siguro siya. So, parang hindi siya makapasok. And naiwan niya yung baby niya dun sa loob ng bahay. So, yun. For maybe 5 minutes, sinabi nalang kung nagagawin, kung tutulungan ba namin or iyaan na lang namin ganyan. Pero kasi parang wala siyang solution na magagawa kasi nakaupo na lang siya dun sa sahig. Kaya hindi siya kita dun sa peephole ng pinto, is nakaupo siya sa sahig. And siya, tinatawag niya yung baby, yung parang, huwag kang umiyak, ganyan-ganyan. Ay, baby, huwag kang umiyak. Tapos umiyak na yung baby dun sa loob, naririnig ko. So, nag-decide na lang kami ni Jack. Sabi ko, pairamin mo na lang ng phone, tawagan niya yung asawa niya or somebody na may susi. Ganyan. So, trinay pa namin mag-Google Translate para masabi sa kanya, parang, do you need help? Ganyan. So, yun nga, in the end, tinawagan niya yung asawa niya and dumating yung asawa niya after 10 minutes. Tapos kami, hindi na kami masyado nakigulo. Sinara na lang ulit namin yung pinto and gate kasi wala naman na kaming may tutulong. Pero habang nakasara yung pinto tsaka gate namin, nakikita namin sa doorbell camera na lumabas yung isang kapitbahay. Parang pinapagalitan niya yung nanay and yung tatay na parang, bakit niyo iniwang lock yung pinto? Parang gano'n. Parang sinasermonan yung kapitbahay.
from that time, parang medyo na ano na lang sila, naging aloof na sila after nun. Although hindi naman kami nagbabatian, ganun. Hindi kami masyado nagpapansinan din kasi nga kanya-kanya ang buhay dito. Hindi kailangan maging friendly, hindi kailangan maging neighborly. Kailangan lang maging civil, ganyan. Like yung linisin mo naman yung labas ng bahay pag nagligpit kayo or kapag nag-install kayo ng mga bagay-bagay. Pero actually kami naglinis na nung labas ng bahay na to, actually. Pero kami as introverts nga, hindi na namin masyadong pinapansin, hindi masyadong important sa amin yung maging palakaibigan sa kapitbahay. More on ano lang, privacy, and kanya-kanyang buhay lang. And medyo na ano pa nga kami na lumabas yan kasi ayaw namin makisali sa mga drama sa buhay nila. Pero yun, mukhang kailangan niya kasi tulong kasi what if nga na yung baby, di ba, parang kung maring hindi siya nakapasok, anong gagawin niya kung gano'n. Tapos napansin ko yung isa pa naming kapitbahay sa may dulong part na normally nakabukas yung pinto nila. Lagi silang sumisilip sa amin pag lumalabas kami ng bahay. Himala, nakasara yung door nila nung time na yon. And mukhang ayaw nilang makisali din. So anyways, ayun, at least siguro mga 25 to 30 minutes bago nabuksan ulit yung pinto. And I think na-stress na yung nanay dyan sa kapitbahay namin, sa mga pangyayari. Lesson learned para sa amin siguro ay huwag mag-iiwan ng baby sa loob ng bahay. Kinatakutan ko din yun dati. Ayoko yung feeling na malalak ako sa labas ng bahay nang wala akong dalang susi, wala akong dalang phone. So, ang normal na ginagawa ko is nilalak ko yung pinto. Kasi nga dito, pag nagsara yung door, pag naka-double lock yung parang mismong doorknob, ano siya, yung matigas siya na hindi siya magko-close, hindi siya mag-accidentally maglalock, ganyan. Kasi nga, hinaharangan no, parang locking mechanism yung pagsara ng pinto. Ganyan yung ginagawa ko. Or mag-ipit ka ng something dun sa door. So yun. Pero never naman nangyari sa amin to. And yun, luckily, hindi nangyari sa akin to na kumari, papasok ako sa work, tapos wala akong tsinelas. Minsan kasi nagtatapon ako ng basura dun sa labas, hindi ako nagtsinelas. Pero hindi ko na ginagawa yun. So, yun lang. Punta na tayo sa next. So, itong next, medyo ano lang to, pag-aalala lang na parang minsan nag-ano kayo, namamoblema ako sa mga bagay na parang out of order. Like, itong parang 2 weeks ago, pumunta ako sa work tapos nawawala yung ano ko, yung dalawa kong uniform, ay tama, dalawang uniform, isang set. So isang polo na long sleeve, isang pantalon. Kasi hindi siya lumabas dun sa ano eh. Kasi yung pinagtatrabahuan namin, pwede mong ipa-laundry yung uniform. So iiwan mo siya dun sa shoot tapos after 2 or 3 days, babalik siya dun sa parang pag tinap mo yung ID card mo, iikot yung parang rack na kung saan nakasampay dun yung mga uniform. Tapos dun mo makukuha yung uniform mo pag dumating yung number mo na nakatapat dun sa hanger na yun. So normally, after 2 days or 3 days off, expect mo, nandun na lahat ng uniforms mo. So, ang bumalik lang sa akin ay dalawa lang. So, sabi ko, nasa na yung isang set. So, hindi ko siya masyadong pinroblema kasi 2 days lang naman yung pasok ko nung week na yun. So, pinroblema ko siya nung babalik na ako last week. So, yung last week, parang sabi ko, paano yung pag nawawala yung isang set ng uniform ko, anong gagawin ko? So, iniisip ko siya buong umaga hanggang sa makarating ako sa work, pinroblema ko siya. Tapos yun, pagdating ko dun sa kuha na ng uniform, lumabas naman yung uniform na akala ko nawawala. So minsan nag-overthink lang talaga ako. And actually parang feeling ko nawala siya or feeling ko hindi ko siya nailagay sa tamang shoot or parang naiwan ko siya sa toilet tapos hindi ko na siya nailagay dun sa shoot or merong iba akong kawork or yung sino yung katabi ko na number dun na hatak na yung uniform ko. Nadala niya somewhere tapos hindi na niya maibalik. So, ganun yung mga pumapasok sa utak ko nung time na yon. So, ganun ako, ka-overthinker. Kaya, feeling ko yung mental decluttering sessions natin, talagang kailangan ko siya para maano ko kung nag-overthink lang ba ako or yung pinoproblema ko sa buhay, may sense ba or wala. So, yun. Itong missing work uniform na to na nangyari sa akin this past week, it just proved that I'm an overthinker. And nakikita ko nga pala yung sa TikTok minsan. Mga qualities ng Capricorn and Capricorns are overthinkers. So yun. Pero ngayon, yun, walang problema sa uniform. Pero minsan kasi parang nasanay na ako na parang
Hindi pwedeng walang mangyayaring ano, parang hindi pwedeng nasa order lang lahat minsan. Every time na may feeling ako na may mangyayaring out of order, magulo, or yung parang hindi inaasahan, nangyayari talaga siya. Pero this time, mali ako nang hinala and wala naman nangyayari dun sa uniform ko. Bumalik siya, pero yun nga, na-late lang ng 1 week. So yun, malapit na tayo matapos. Ang bilis kong ni-record tong episode na to. Pero napansin niyo dun sa Instagram post ko, ang next ko nga palang pag-usapan ay yung bago kong scheduling board. Kasi meron ako scheduling board na parang ano siya, monthly. Ano siya, naka-format na siya. May naka-print na dun na days of the week, days of the month pala. And ikaw lang mag-edit kung ano yung month and ano yung day nung week na yon. Pwede mong ganun lagyan. Pero na-realize ko parang hindi ako makapag ano, makapag-schedule ng maayos kung parang i-base ko lang yung pag-schedule ko sa current na month. So ang una kong solution is bumili pa ako nung ganito, same na layout siya na parang monthly whiteboard. Ang problema nga lang, wala akong mahanap na ganitong layout. So nagpunta ako sa Papelaria, dun sa iba pang mga store, sa Daiso, sa $10 store, sa Japan Home Center, wala talaga. So, hindi ako handa nitong time na to. Parang hindi pa yata ako naliligo. Pero nagpunta ako sa may center ng Macau para pumunta dun sa malaking tindahan ng mga school supplies, ganyan. Kasi feeling ko, dun ko nabili to. Sa ano siya? Dun sa bookstore na binibila namin. Sa second floor nun, merong malaking school supply slash toy store. Nakalimutan ko yung pangalan ng store na yun. Pero dun sa lugar na yun, feeling ko dun ko nabili yun. Itong yung special na kind ng whiteboard na monthly. Pero unfortunately, hindi ako nakakita dun. So, wala rin ako makita na parang magandang format. Parang laging yung curved yung dulo, or masyadong maliit, or paano yung layout, horizontal. Yung kailangan ko pa vertical at least, or something na A4 or A3. So, di ko siya mahanap. So, medyo nag-give up na ako. So, bumaba na lang ako dun sa Wantat Bookstore. Yun yung bookstore na pinuntahan ko una. Dun, naganap ako ng Timmy. Dun din kami bumibili ng mga English books. And may small silang section dun na school supplies. So doon ko nakita yung ano, yung parang medyo okay yung size. A4 size na whiteboard, blue yung borders niya. And medyo okay siya, pero feeling ko hindi kakasya yung isang month sa isang board. So na-realize kong gawin is, or na napag-decision kong gawin is, gawin siyang bi-weekly or every 2 months, fortnightly yung tawag doon, diba? So ang gagawin ko, every 2 weeks nakalagay lang in permanent marker yung Sunday and mag-end ng Saturday. So every 14 days yon. Tapos papalit ako na lang yung date using whiteboard marker. So okay siya. Meron akong tatlong biniling ganun. So meron akong 3 sets ng fortnightly scheduling. So yun yung pinost ko sa Instagram. Pero wala akong sinunod doon sa listahan na yun. Kasi nagbakasyon muna ako for 1.5 week and wala akong pinopost na kahit ano. So, for now, medyo okay siya kasi pag natapos na yung isang fortnight, pwede ko na yung burahin and ipa-plan ko na yung next. So, meron akong maybe 1.5 month na nakaschedule na. And depende kung gano'n ako ka-productive, matatapos ko ba yun in advance, yung week na yon. So, pag natapos ko yung week na yun in advance, pwede ko nang burahin ulit yon and iplano na yung susunod na fortnight na schedule, gano'n. So, kung yung month pa rin naman ngayon, meron naman akong monthly na whiteboard na ginagamit ko pa rin yun. Basically, for ano na din, mga kumare, running, kung nag-run ako sa araw na to, yung weight ko, ganyan. Or yung blood sugar ko, or yung blood pressure ko, dun ko na lang ilalagay. So more on health na yung luma na ginagamit ko na monthly whiteboard. And yung fortnightly na whiteboard na 3 sets, yun ay yung para sa mga video, podcast content, and yun nga. Useful siya, kailangan ko lang siyang ma-utilize starting now kasi nga hindi pa ako nagsa-start gumawa ng mga bagong content. So yun nga lang, nile-level up ko yung sarili ko para, alam mo yun, para maituloy ko yung mga pinaplano kong mga gustong i-produce in the future. So yun, yun yung scheduling board revamp na tutulong siya sa akin. Kasi bukod dito, gumagamit din ako ng Notion sa ngayon. Yung Notion, tinatry kong intindihin siya, medyo nakakalito. Pero pag nag-gets ko siya, yun yung gagamitin ko in the future. Actually, ginagamit ko siya ngayon. Dito nakalista yung ating show notes or yung podcast episode layout. Dito siya sa Notion. Nakatingin ako ngayon sa Notion. Ito yung listahan ng mga sasabihin ko ngayon
kumbaga layout ng episode. Dito ko rin nilalagay yung mga recent series na ginagawa ko. And speaking of that, yun nga, inisip ko yung Wohoy, tinatry ko siyang i-treat as a production company. Kahit ako lang yung nag-work para dito. Ako lang yung nagpa-plano para dito. And tinatry ko siyang maging regularly, kumbaga moving siya na production company. And yung Wohoy, gagawin ko siya ng tatlong subsidiary. Kumbaga kung itatrato ko nga siya sa company, parang meron siyang tatlong branch. So yung unang branch is yung The Wohoy Channel. Siyempre kasama dyan nga yung ito, The Wohoy Podcast. Actually nakalista na sa akin, 10 yung parang shows na gagawin ko dito sa The Wohoy Channel. So yung The Wohoy Podcast, tapos The Domingo Fam Show na merong shorts. So kinakount ko din yung mga in-edit kong shorts as content. Kasi nga part din siya ng strategy ngayon eh. Sa TikTok, sa IG, Reels, sa YouTube Shorts, ganyan. So, gusto ko lang maging consistent. Pero ngayon nga, hindi siya consistent pa. Pero yun nga, nag-start na yung The Domingo Fam Show din. Siyempre, may Wohoy Takbo tayo, may shorts din yun. So, 5 na. Mas meron tayong Wohoy Diary, yung kauna-una ng series na The Wohoy Channel na shorts lang, 1 minute, less than 1 minute yung video. Tapos, may iba pa akong pinaplano. Huwag ko muna sabihin ngayon, pero yung title na lang, yung Wohoy Book Report, tapos yung Up Close Macau, yun. Sinasabi ko na to dati pa pero iba pa yung nasa isip ko noon. Siguro sa mga ibang mental decluttering sessions na episodes natin, may mga ganito na ako naiisip. Tapos yung The Filipino Idolomaniac, yung parang new podcast na gusto kong gawin. In English dati, gagawin ko siyang Tagalog ngayon. Pero hindi ko pa ma-upload yung first episode. Kailangan ko pang i-layout yung takbo ng show. And yun yung mga bagong show. Siyempre, yung pangalawang branch kung The Wohoy Channel yung una. Yung pangalawa ay yung Ato Believe Animation. Gusto kong i-start na kahit di pa ako marunong mag-animate. Or hindi ko nga lang kung if ever magagawa ko to or hindi. Pero kaya ko itong gawin. Kasi may mga stories akong gustong i-produce either sa YouTube or isasali sa mga animation festivals, ganyan. Or short film festivals, ganyan. Pero nasa utak ko pa lang yung mga story. Ang kailangan kong gawin ngayon ay matutong mag-animate. So alam ko naman yung concept ng animation. Hindi ko lang alam kung paano pang gawin. So yun, yung Ato Believe Animation coming soon yun. And yung pangatlo, yung Wohoy Worlds. Yun yung pinaproblema ko ngayon last week. Naglalaro ako ng City Skylines, diba? And yun, sa Wohoy Worlds ko siya i-upload. Alam ko na ikwento ko na dati to. Sabi ko, yung The Filipino Idolomaniac Channel sa YouTube, dun ko ilalagay yung mga gaming content. Kasi nga, more on yung mga nilalaro ko ay mga simulations, mga city building, The Sims, ganyan. And yung Planet Coaster, ganyan. Pero dun ko siya gagawin sa third branch nga, which is yung Wohoy Worlds, na more on mga gaming content na simulation and may stories yung bawat laro na nalaroin ko. Pero hindi ko alam kung magiging successful ba yun or hindi, pero dun yung parang gusto kong ituloy para sa sarili ko, parang masatisfy yung creative side ko. And let's see, hindi man ngayong year maging successful or maging mas visible. Alam ko, pinaplano ko siya and yung pagplano ko sa kanya is more on quarterly every year, so every 3 months. So, patapos na ngayon yung third quarter, September. So, ang pinaproblema ko na ngayon is yung last quarter ng 2024, which is October, November, and December. Siyempre, may work pa rin naman ako ngayon. So, mga lang to, sidelines. Pero gusto ko siyang ituloy para sa sarili ko din. So, yun ang ating mental decluttering session para sa episode nito. Sana na-share ko yung mga bagay na pumabagabag sa utak ko ngayon. Pabalik tayo sa regular programming next week para sa Disney 100. Tutuloy natin yan for this season, yung Bronze Age naman. Napanood ko na lahat and dun ko ikukwento yung the rest ng mga insights ko dun sa Bronze Age films na Walt Disney Animation Studios. So, dito muna natin tapusin itong episode na to. As always, thank you sa pakikinig and go na sa pag-follow ng The Wohoy Podcast at pag-rate ng 5 stars on your favorite podcast apps. Follow our official Instagram account at The Wohoy Podcast para updated kayo sa mga latest podcast natin. Available din ang The Wohoy Podcast sa YouTube. Just visit podcast.wohoy.com/YouTube para mapanggan nyo doon ang podcast natin at iba pang mga video content ng The Wohoy Channel.
Kung may comments, suggestions, or any reactions kayo tungkol sa episode na to, mention nyo ako sa Facebook, Instagram, TikTok, or YouTube at Chikoy Buhoy with the hashtag #TheBoyPodcast, or email niyo ako sa chikoy@buhoy.com. The Boy Podcast is available every Buhoy Wednesday, kaya kita-kits sa bagong episode next week. So yun, thank you at bye-bye!